Yes, sana natanggap na ganap. Ito nga napagkatiwalaan tayo ni online customer. Although marami-rami rin tayong nakausap through online transaction, hanga pa rin ako dito kay sir. At kahit maiksing pag-reply ko sa mga chats niya, eh wala nang kuskus balungos na mga tanong. Talagang nagtiwala siya na kaya kong gawin yung ipapagawa niya. Yung pagkasabi ko ni sir na yes, kaya ko yan sir, agad niyang pinalalumove sa akin yung papagawa niya. Ibigayin ko naman ng details sa paano ang transaction namin. Maya-maya pa ay dumating na nga yung pinapagawa niya. Galing para pala itong Rizal. Nung pagkadating nga ay agad ko itong binuksan. Doon ko nakita at doon kami nag-usap kung paano ang final pricing at yung oras na gagawin o araw. Sabi niya ay, take your time sir. Di ko naman minamadali at pang reserva ko lang naman yan. Kasi meron naman akong kinabit sa bago kong motor. So ito nga pala ay repair ng spline ng crankshaft. At ito ang pinagkabitan ng Bendix o yung starter. So itong crankshaft pala na ito is NMAX. So yan o, kita nyo yung damage niya. So kinain at umikot na yung pinaka sa starter, yung Bendix. Tapos yung ibang nagpa-prepare ng mga ganitong crankshafts, yung masisira naman is yung drive pulley. At dito ngayon natanggal na yung pinaka timing gear. So maingat kaming tinatanggal yan at nakailang beses na akong muntik ng mabasagan dyan kasi matigas. So dito tatakpan natin ng improvised na pantakip para hindi naman matalsikan o mapasukan ng dumi yung bearing. So hindi na namin tinanggal yung bearing, pero may pantakip kami, cutting disc, para lumusot lang. Pinalakihan yung gitna. So dito, dinadial na natin sa torno. Mabusisin natin yung sisentro yan, kasi ito yung pinaka-align eh. Ito yung pinaka-drive ng buong makina ng motor. So hindi po pwedeng merong ano dyan, yung malaking offset. Kasi microns lang yung ano natin dyan, kailangan makuha yung alignment. So mula doon sa dulo, yung sa lagayan ng timing gear, hanggang doon sa kabilang side naman, kasi mag-a-apply tayo ng welding, chuck na gagalaw yan. So kukuha na natin ang detalye yan buo. So dito yung pinaka-critical na gawa, yung pag-ngipin, madali na lang yun, sa milling na lang yun. So yan, may movement konti kasi nga may tama na yung pinaka, you know, kanal. Tapos dito ay sinukat ko yung distance na original. So bago natin galawin yung item na yan, dapat makuha na natin ang detalye yung buo. So mula dun sa dulo, sinusukat natin yan kung saan hanggang tapat yung pinakangipin tsaka pinakahaba. So yan, may nakuha na tayong details, 49 and 14. So may heart pouch. Love you all. At dito ngayon na-weldingan ko na. Hindi ko na binidyuhan yung pag-welding kasi medyo mabusisi. Tapos na-build up na natin yan. Siyempre, yan na yung pinaka-distance. Tapos hindi na natin nilahat yung ngipin kasi dulo lang naman yung may sira. So after nito, isasalang na natin yan sa milling. Gagamitan naman ang dividing head. So yan, perfect na yung alignment. Na-align na rin yan. Pagkatapos i-welding, ininitan uli. Tapos nakikita nyo yung mga post ko ng previous post ko. Yung mga ibang video ko na binabaga tapos pinutulak. Ganon din yan. Pagkatapos i-welding, may warp kasi yan eh, may galaw pa. So kukunti lang naman. So ito na yung pinaka build up natin. So ano, all goods ba? All good bang stira natin? At dito na ngay salang na sa milling. So ginamitan ng dividing head. Si boss upaw na yung bahala dyan. So may tutok, parang tailstock na niya. Partner talaga yan sa dividing head, para naman hindi mawala yung alignment. So yung computation pala ng pag-ikot nito is magdidepende sa ngipin. So hindi ko na i-discuss kung ilang turns, ilang circle, anong whole circle. Alam na ng mga machinist yan. So basic lang yan pag alam mo yung gagamitin na dividing head. So ito yung pinaka dapat makuha yung hubog ng original na ngipin. So yung sinukatan pala natin is yung Bendix. Yung talim ko, carbide lang. Fly cut pa rin yan kung tawagin namin. Tapos pagkatira naman yan, nahahata na paunti-unti hanggang sa papasok na yung pinaka-Bendix. Yan o, kita nyo yung talim. Yan lang yun. So all goods na, testing natin. Huwag sanang maluwag. Pagka gumawa kayo ng ganito, dapat hindi maluwag. Dapat medyo may force fitting, force fit style. Dapat medyo masikip para naman maganda talaga yung kapit ng spline. Alam mo naman na pag Bendix, yan yung magpapagana ng starter, di ba? O, hindi ako mekaniko ha, meron lang akong alam ng konti kung anong function ng mga pyesa ng motor. So
Ayan, all goods na rin. So, thankful ako kasi kahit wala tayo sa shop, eh meron pa rin magpapagawa ng online, di ba? Pero bibira ko lang tatanggapin yung mga ganito gawa nung hindi ko nga talaga ma-control yung oras ng mga tao dun sa shop. At sa ngayon talaga guys, priority ko munang nandito ako muna sa probinsya. So alam naman ng mga kakilala ko kung anong ginagawa ko dito. And ito, all goods na, na-align na siya. May concern din po pala si sir dito. Pag-aakala ko may konting galaw yung crankshaft alignment. Okay, ang problema pala, yung Conrad mismo ang baluktot. Kaya nung natanggap na ni sir, nag-PM siya sa akin na meron pa rin daw. Sabi ko, hindi naman hindi, boss, akala ko crankshaft yung may konting offset. So wala namang one, all goods naman yung crankshaft. Pero in-align ko pa rin ng konti kasi meron yung galaw. Pero yun pala, ang problema, yung dulo ng connecting rod is baluktot. So need na talagang palitan ng pyesa or repair kit. Piston pin tsaka connecting rod. So yan yung welding natin, yan yung tira, kabit na. Then papadala na natin uli yan. Bali, ginawa ko pala to ng mga almost 2 araw. So pagpasensya na niya talaga gawa nung hindi makontrol yung mga gawang sapang online. So hindi ko kontrol yung mga tao. Magdidepende na sa inyo kung papayag kayong ganung hindi minamadali. So, yun lang. Thank you for watching and happy 20.6 follower. Thank you. The Machinist at your service.